Masiglang buhay sa inyong lahat. Narito tayo sa Inspire Life, no? At kasama natin ngayon ang isang expert ng franchising. At we have now a new segment. We call it Franchise Learning. At napakaswerte ko at makakasama ko ngayon ang isang batikan sa larangan ng franchising. Walang iba kundi si Mr. Richie Cuna. Yes. Hello! Good morning, good afternoon, good evening. So, ako si Juliet Cruz at siya naman ang ating makakasama sa buong panahon ng talakayan ng franchising. Your name please, of sir? Of course, Richie Cuna. Richie Cuna, tandaan niyo yan. So, bago natin simulan yung mga pag-uusap natin upol sa franchising, tanungin natin, ano nga ba, sir, ang iyong business? Okay, una-una, Juliet, like many of the entrepreneurs, no? Nagsimula rin tayo bilang isang empleyado until ngayon, nasa business na tayo. Mm-hmm. Right now, we are operating two businesses, two companies. Mm-hmm. Isa yung Milkin Corporation, mm-hmm, na siya ay nagpapatakbo ng pure gelato, the pure mm-hmm Italian ice cream. And medyo matagal na rin ito, 27 years na, mm-hmm, and like 150 stores nationwide. Mm-hmm. Yung isang company naman, siguro mga 5 years old na lang, mm-hmm, yung real mixed food sport. Ano siya? Siya nag-operate ng Dumburi Mix, mm-hmm, at yung DM Express. These are all both Japanese concept. Pagkain. Wow, ang sarap niya na. Sana sa susunod eh, patikimin mo kami ng yung mga food concepts. Eh, dapat na. Dapat yes, na. No. So, ituloy natin ang usapang franchising. Dahil ngayon, sinimulan na namin. Ngayong araw na to, sinimulan na natin ang franchise learning. So, ito na yung parang university, academy, school of franchising online. So, makakasama natin ang gaya ni expert na si Sir Richie Cuna at iba pa. So, alamin natin, ano nga ba ang franchising? Alam mo, Juliet, kung may talk of franchising, ito ay noon medyo bihirang madilim. Pero siguro for the past 15 years, ito, common na rin sa tao. Meron pa successful na business, i-develop mo yung sistema, i-multiply mo, duplicate mo, it becomes a model for another branch to open. So, franchise concept na yan. So, maybe ang dami na pinakikita. Mm-hmm. Ang impact, nalala mo mga 2 weeks ago. Mm-hmm. No? Yes. Pareho tayo nakita no, sa SMX. No? Mm-hmm. Nagkaroon ng isang malaking franchise show. No? Right. Franchise Asia Philippines 2019. No? Yes. And ikaw, dami mo rin nakita mga business concept. Mm-hmm. Actually, nagpunta ako doon. Hindi ko natapos lahat. Ang laki kasi. Ang laki niya. Event. Ang dami niya. Hindi ko nga alam kung sino pupuntahan ko doon. Dahil baka magselos kapag hindi mo napuntahan sila. Pero ang gaganda, merong mga international yes, concepts. Meron din mga maraming klaseng yung mga pinakain na nakatusok. Ano ba yan? Siguro yan yung shawarma. Ito ay inorganized no association ng Filipino Franchise Association, mm-hmm, PFA. Right. And they do this yearly. No? And mm-hmm yung company na may maswerte kasi nakapag-join kami as an exhibitor. Oo. No? Kaya kita mo naman ang tao gumug. Gumug. At marami kaya tayong nakuhang potential clients. Marami kami, nag-join kami sa mga ganyang shows. No? Gusto na i-share sa mga nakikinig. No? Because this kind of show or trade show, na-expose yung brand mo eh, mm-hmm, to the public. Eh. And we are able to get leads no, to franchising. Kaya ang franchise show. Yes. So, ikaw ba? Meron kang professional or school before na inatinan bago ka nagsimula ng pagpa-franchise? As I said, yung franchising sa Philippines medyo bago noon yan. Mm-hmm. Yun lang, through the effort of most of the associations, mm-hmm, marami na rin mga consultants sa franchising. Natulungan ng mga Pilipino natutunan kung anong franchising. Mm-hmm. So, mostly learning lang. And nandito tayo, Juliet, yes, para ma-share natin.
Pero alam ko yung PFA noon, yung Association ng Philippine Franchise Association, pero sila pang learning school, no? Wherein they teach candidates to be CFE candidates, no? Certified Franchise Executives. But more than anything else, mostly, nadidevelop lang to the list ng mga individual. Parang self-study, self-development. Kaya nandito tayo, yes. So tinuruan sila. Yan! So dito, lagi kayong tumutok sa Inspire Life. Dahil meron tayong bagong sinimulang segment, yan nga ang franchise learning. At napakaswerte ko dahil nakasama ko ngayon si Mr. Richie Cuna at siya ay biyasana dito sa larangan ito. Gusto kong malaman, ano pa ba yung mga dapat nating alamin paano magsimula ng franchise? Okay, madalas tanong yun sa atin. Same question, no? And sinasabi lang natin na kung ikaw ay isang startup entrepreneur, no? Minsan, iniisip mo, kung ba'y mag-create ng sariling concept, no? Or makabili kaya ng franchise. So, yung palagi tinatanong, eh. Yes. Sabi naman namin, eh, pareho naman naman pwedeng gamitin o gawin, no? For some, na gusto nilang speed up the process of entrepreneurship. Naghahanap sila ng franchise business. Kasi instant na yan, may sistema na, may pangalan na. They just go to the process of the training, get involved with the system, at makakapag-apalit sila. So, siyempre, may post-involve. Yes. Kasi may expense yung kapag-franchise. Pero sa iba naman na matyaga, Juliet, na feeling nila, ay hindi, wala ko siya ng pondo siguro, or kaya ko mag-develop ng sarili kong negosyo, maganda rin yun. Mas marami ng proseso. Medyo mas matagal lang. May konting ups and downs, trial and error, hanggang ma-perfect mo yung business sa sinimula. Pero both are good startup opportunities for business. Have you done before yung sarili mong business talaga, tapos you fail, tapos you make this franchise, and then you... I think both brands na kinikiri namin, kung dumaan sa startups. No? Sa 27 years ng pure gelato, eh, marami na rin dinala ng lubak, ups and downs, no? Eh, para sa amin, doon pa matututo. No? Sometimes you have to fall, to succeed, you have to fall, to learn. Right. So, kasama yan sa isang journey ng isang entrepreneur. So, normal naman yan. No? Hindi yan mali, o hindi yan kasalanan, or failure. That's part of entrepreneurship. Nice. So, sa ano, sa Pure Gelato, which is you are the president and chairman, ito ba bigla mo na lang ginawang mga franchise o before meron pang ibang brand to? Yung konsepto ng Pure Gelato, yung Italian ice cream, may bahagi siya ng isang 25 years business plan. Natatawa sila, Richie, ang haba naman 25 years. So, hindi naman agad perfect yung 25 years. Pero, kaya aminin ko, on the first year, ay nag-target na yun ang first 5, first 10 years, first 15 years, first 20 years, hanggang 25. Na nagpasa na namin, 27 na. Good, eh? So, kami naman ay happy kasi through the years, ay nasundan natin yung business planning. Importante yan sa isang negosyo na alam mo yung direction. So, pinano. So, sa ngayon, meron pa, ini-improve mo ba yung business plan mo? O yun na yun, from the start? Ano ba? Sabi ko, in any business, hindi pwede hindi ka mag-innovate ng iyong produkto, servisyo, lalo na sistema ng papatak mo. It's a forever process na tayo ay dapat on top of our toes na tinitig natin how to improve everything. So, walang pwedeng natutulog sa negosyo. Lagi kang gising at umaandar ang isipan sa paano mapapa-improve. Sabi nga nila, I've learned in some training, dapat yung dalawang yun, yung innovation and marketing, ay dapat tinututukan ng isang entrepreneur. In your case, what can you impart on that? Misa kasi pag sinabi entrepreneur, parang jack of all trades ba, Junior? And like isang employee ka, siguro expert mo yung pinatrabaho mo lang. Right. O ano yung binigay na task o assignment ng iyong boss o kumpanya. Sa isang entrepreneurship level, dapat siguro alam mo yung patakbuhin, yung buong cycle ng negosyo. Eh. You might be not the best of the kind of person sa individual department, pero
learning or knowing little that and little this is important. So, yan naman ang difference no, sa entrepreneurship. Yes. So, ganun ka na nagsisimula ka. Kasi di ba, nasa banking ka before. So, ang tutok mo talaga puro pera. Ngayon sana ka pera ko, pero pera nila ng bangko. So, nung naging entrepreneur ka na, naging franchisor ka na, ano, mas maganda ba ang buhay o ano ba? Siyempre, mas for isang entrepreneur. No? Mm-hmm. Pero, as I said earlier, maraming lubak na dadaanan. No? At mm-hmm. least, hindi yan masasabing overnight business journey. It's mm-hmm. a long journey na kailangan mo tignan mm-hmm. ahead of time. No? And, sa entrepreneurship, importante ang foresight. Diba? Yes. So, ganun din sa franchising. No? Mm-hmm. Hindi yan basta si friend mo, neighbor mo, ipumbedit mo, nagpa-franchise, magpa-franchise ka na rin. Hindi rin naman ganun. No? Kailangan rin naman yan ay dinadaanan mo yung stages in planning before you go into a franchise concept business. Mm-hmm. Paano mo nasabi, oh, ito na yung ito franchise ko, ito na ang gagawin kong brand. How many trials bago mo sabi na, oh, ito na. Ganito yung kita, ito yung sistema, ito na lahat, pwede na to. Sa pure gelato, na plano. No? Pero hindi yun the first year. Siguro kami, out of 25 years, nasimula ng franchise on the 5th year pa. So, may limang taong pa rin siya na purely company trial and error. But franchising was already part of the plan. No? Sabi namin, in the first 5 years, then the next 5 years, we'll start the franchise concept. No? So, ano rin naman yan? Hindi ito masasabing overnight success, pero more of a process. No? Mm-hmm. Alamin natin, ano pa ba ang pag-uusapan natin sa mga susunod na pagkakataon? Dahil ngayon, meron na tayong franchise learning. So, ano-ano nga ba ito? Alam mo, Julie, sa next episodes, no, bigyan natin sila ng konting mga teasers. No? Yan. Siguro, pag-usapan natin sa mga next episode, yung basic franchise 101. Yan. No? So, malaman nila yung details. Ano ba itong franchising? Yes. Ano pa ba? Ano yung advantages kapag sumali tayo sa franchising kaysa sa entrepreneurship. Or the pros and cons of franchising. Ano ba yung advantages, disadvantages na ito ay mag-franchise business. Ayan. Ano pa? How to evaluate sites? Isa, nagtatanong sila, paano ba pumili ng magandang franchise business, no? Mm-hmm. Choosing the right franchise business opportunity yan. Mm-hmm. So, mahabang pag-uusapan yan, pagdating yan. Yung mga lokasyon. Even site selection. No? Site ibang selection. Sasabi nila sa business, no? In general, yung business, site is very important. No? Choice of site. No? So, location. Mm-hmm. So, siguro, discuss din natin. Yan, maganda yan. So, ano pa ba? Yung mga trends, ano ba, dapat ba doon tayo pumunta sa mga trending na mga negosyo o franchise? So, ikaw trender ka, ikaw palaging masosyal dyan, di ba? So, sa tingin ko, sa franchising, mayroon din mga trending yan. No? Hindi naman puro pagkain lang yan. Basta marami na sa services na pwede natin masasabing opportunity as a franchise business. Mm-hmm. So, meron bang right or wrong when to start a franchise? Yan ay dinidiscuss yan. No? Maraming nagkakamali sa timing when to franchise a business. No? Ito ay pinag-uusapan ko, ikaw ay may business at gusto mo i-franchise yung business. No? Mm-hmm. In short, magiging franchisor ka na. Ayan, so meron dalawang katawagan. Ano ba yun? Eh, ikaw ay may-ari ng negosyo, ikaw may-ari ng concept, mm-hmm. service, or produkto, ito yung franchisor. Oh, ano naman ang franchisee? Siya naman yung binibigyan mo o binibenta mo ng franchise business rights. So, yan yung dalawang elemento na siguro another episode, makikinig sila sa atin. Yung bang kailangan kapag franchise ka, meron ka dapat royalty na dapat ibigay sa franchisor. Technicalities ng franchising, royalty fee, marketing fee, siguro papasok yan dun sa discussion na
franchise agreement. Franchise agreement. Medyo technical, medyo legal. Pero maganda i-discuss. So, in one of the episodes, we can ask a legal expert to discuss rin ang discussion on legalities. Mm-hmm. But freely, kaya natin mag-usapin kasi day-to-day lives ng isang franchisor yung pagdating sa legality. Yes. Ano nga ba yung mga manuals na dapat gamitin, na dapat ihanda bago mo ito i-franchise? Ano yun? Yan yung kahit natawag nila confidential manual, operating manual. So, matrabaho pero magandang intindi. Yung mga legal agreements. Legal agreement naman sa franchise agreement. Which will bind the franchise or the franchise. May manual din yun. May agreement na, may dokumento yan, tinatawag na, franchise agreement. So marami din bang mga libro-libro yan? Hindi na yan libro, no? Whatever na pag-usapan ng group parties, franchise sa franchise, ay nakapasok ko sa dokumento. Banding yan, so importante yan na sinusundan ng both parties. With the advent of technology, e-commerce, and new media, ito bang franchise sumasabay din? Mapapansin natin, I'm sure ating mga listeners na papansin nila yan, na ang mga franchisors na yun ay nagbebenta na kailang franchise offerings through Facebook, social media. Tikit-tikit na nakikita mo and very effective kasi they see visuals. They can see visuals kung ano yung ino-offer. So, siguro one of the episode natin sa franchise learning, makapagpakita tayo ng mga materials ng mga existing franchisors or franchise businesses. Yes. Ano pa ba? Yung bang mga franchisor or franchisee, nagkakaroon din ba ng stress yan? Sa buhay naman, araw-araw may stress. Ikaw ba walang stress? Marami din. So, sa negosyo, in general, part of life. Pero sa franchising, siguro ibang elemento ang stress. Kasi bilang isang franchisor, meron kang moral and financial responsibility to your franchisee. Because siyempre, yung pera nilang inipon, in-invest sa brand mo. So, meron ibang twist yan pagdating sa responsibility ng isang franchisee. So, siguro naman, ikaw sa hinaba-haba ng panahon, more than 25 years sa franchising at sa pag-inegosyo, ay may nadama kang stress at nalagpasan mo yon. So, pwede kang magturo on how to challenge. Stress, part of business. Oh. So, you know, hindi lang naman sa franchising yan or entrepreneurs in general. Pero, ano naman yan, that's something na isang entrepreneur should know how to handle. Right. Mm-hmm. So, ano pa ba? Logistics. Siyempre, if you have a product, paano mapaparating sa mga stores mo, sa mga branches, no? Paano din mapaparating sa mga franchisee, no? What are the basic procedures as far as logistics is concerned? No? Marami yan, no? Lalo na, Juliet, yung labas ng ating mga third-party providers, no? Ating mga Grab, diba, nag-deliver ng mga food and services, yan, ginagamit na rin yung mga franchisee. So, you know, through the years, ang dami na rin yung nagbago sa sistema ng pag-franchise. So, kung tatanong mo sa akin, nakabuti ba? Siyempre, nakabuti. Nakaganda kasi gumaan ang buhay ng both parties. Yung IT systems para sa ganun eh, alam mo yung inventory. Yes. Ano yung dapat mong ilabas? Available ba yung inventory na yun? Nasa yung stock level ba na yun? Importante. Yan noon wala yan. Okay, puro manual yan noon eh. Ngayon, naka-online na lahat ang sales. So, maganda. Alam mo, technology has helped the business in general, especially the franchise industry. Kasi, gumanda na rin ang servisyo ng mga franchise o sa kanilang mga franchise because of technology. Yes. So, ang dami-dami nating pwedeng aralin sa franchising. Ako nga lang, gustong-gusto kong mag-aral nito. Pero mabuti na lang, nandito si Sir Richie Cuna at siya ang ating teacher, professor, expert. We are here to share lang naman ang mga experiences na minsan hindi nababasa sa libro. These are experiences through the years ng isang franchisor or isang franchisee. Vice versa, or both, no?
na-experience, no? Which are, in fact, i-share natin one of our episodes, yung cases. Life cases na nangyari, no? Between a franchise and a franchisee. Marami yan. Ayaw natin tawagin out, we term it as disagreement or miscommunication, confusion. Mm-hmm. At the end of the day, ang objective ay maisettle, ayusin. Yan naman ang objective. So, dito, inaaral niyo rin pa paano nakihalubido sa inyong mga franchisee. Malaking bagay yung... Sabi nga nila, Juliet, yung franchisee is a relationship business. No? Hindi tayo pwede puro franchise or lang asusunod. No? Siyempre, ang isang franchise, so kailangan pakinggan ang isang franchisee. No? Mm-hmm. In fact, sila yung frontliner. Eh. Mm-hmm. So, marami silang nakikita sa stores nila. So, maaaring hindi nakikita ng isang franchisor. So, the synergy between the two parties ay yung pinaka-importante. No? Maganda nga yan. I'm sure kasama sa discussion natin yung how to choose the right franchisee. May ganyan na rin naman, di ba? Or vice versa. No? Kasi ang isang franchisor, hindi naman tanggap ng isang franchisee. Aplikan, no? Hindi kasi kung meron siyang fans, gusto na mag-invest, ay kabigatan, ayaw natin yun. Oh. No, yan ang isang bagay na we have to put some limitations as far as getting the right franchisee. Mm-hmm. Remember, they are carrying the brand, your brand. Yes. So, pag yung brand ay na-damage ng isang franchisee, sino pa magsasuffer sa dulo? Of course, magsasuffer yung franchisee sa investment niya. But at the end of the day, si franchisor, masakit. Yung brand niya, maaaring madamay lahat ng kanyang branches. So, di ba, very sensitive. That's why I said yung franchise industry, ibang-iba, maselang rin yan. Okay. So, ang pinakamaganda is yung branding. You have mentioned yung branding. So, dito, ang pinakamalaking pinag-aaralan sa franchising, I think, is branding. Gaya nga nito, nasa likod natin, no? Ang ganda ng pagkaka-brand, kita nyo naman, kaya naman, yan ang background natin. So, may branding, meron pong creation, meron siyang art, di ba? Yung kanina, about cafe at ice cream, ang ganda-ganda din. So, yung creation nun, isang portion ng franchise, na nandoon yung ano, creation ng isang franchisor, na doon niya talaga binuhos, ano bang maganda dito sa aking baby na to? Parang baby yan, di ba? So, ano pa ba ang masasabi mo na pag-aaralan natin dito sa franchise learning? Aminin ko, no? Marami naman sa mga franchisors na-develop nila yung kailang konsepto of business through the years, no? Of experience. No? Wala naman one-stop shop na pag ako nagsimula sa araw na ito, after ilang months o ilang years, full-fledged successful franchisor na lang. Each industry, or each brand, or each product or service, may kanya-kanyang kategorya, may kanya-kanyang karakter. No? So, it's really a challenge for franchisors na ma-develop na yung kanyang sistema in general, kabuuan. Hindi na pira-piraso, buo ito. Binubuo niya. Tama yun. So, ang dami nating pag-aaralan. Baka kayo dyan, gusto nyong sumali sa usapan namin, ay isulat nyo lang sa ating Facebook, sa YouTube, sa ating portal. We are live. Meron tayong chatting. So, sulat na. Nasaan ba kayo ng panig ng mundo ngayon? Baka nasa Amerika kayo, sa Pilipinas, sa Hong Kong. Sulat nyo naman and say hello. Yun. So, meron pa ba tayong gusto mong idagdag, Sir Richie? Siguro, in general, Juliet, I think yung mga nakikinig, mga nanonood sa atin ngayon, after listening to us for the past few minutes, no, siguro na-dinignan nila na yung mga possible episodes or discussions natin, no, na i-share natin sa kanila. Ang gandahan nga pwede sila makipag-discuss. You can chat with us, chat tayo dyan. At masaya to. So, shout out kayo dyan. Say hello. At sasabihin namin ang mga pangalan nyo. Habang kami ay nagdi-discuss, meron sa ating tumutulong na magsasabi sino-sino ba kayo dyan. So, kung may mga idadag
nagdagdag kayo, may mga gusto kayong tukuyin o may mga ideas din kayo na gusto nyong sabihin, pwede nyong i-share yan sa amin. At next time, kayo naman ang uupo dito. Sa pamamagitan ng technology, you can share your videos and we will feature you also. So, meron pa ba tayong dinadagdag sa Richie? Siguro, ano lang. I'm sure yung mga listeners at viewers, tatawat na atat yung pabigyan nila to participate. No? So, yes. Abangan na lang nila sa susunod yes. na episode. Yes, marami tayong pag-uusapan sa next episode. Kung meron kayong gustong idagdag, send nyo na sa amin via our Facebook. We are available at facebook.com/inspiredlifeglobal. Ayan, like, share, at comment din kayo dyan. At para wag kayong baka atakihin tayo dyan. So, galaw, ngiti-ngiti. Hello! Yes, bye! Thank you po, Sir Richie. I'm Juliet Cruz and Richie Cuna po. Ayan, ito ang makakasama nyo sa Franchise Learning. Thank you very much po.